you will. Okay, so tayo ngayon ay nasa ESP, no? ESP na tayo. So muli, magandang umaga sa ating lahat. Para doon sa mga wala kanina, magandang umaga. Sana sa susunod ng mga araw. Yes, Siren. Sir, ang hangin. Ano po yun? Ko. Ano po? Yung hangin po. Aha. May hangin. May hangin pa rin hanggang ngayon. Okay, so ayan, wala na? Opo. Opo. Okay, so ulitin ko lang, ano, kaninang umaga, nagkaroon tayo ng klase sa Araling Panlipunan. Ngayon, ganun ang magiging usual class natin. Mauuna si AP bago si ESP. At inaasahan ko sa susunod na linggo ay lahat maka-attend na dahil sa mga pagbabago na nangyari. At katulad nga nung sinabi ko, inuulit ko lang, ano, kinakailangan nating i-extend yung mga submission ng activities dahil nga doon sa mga ka-classmate natin na bago na medyo hindi pa nakaka-adjust doon sa kanilang pinanggalingan na section kasi hindi pa nakakapag-online kasi iba, etc., etc. Okay. So dapat ngayong week 3 ay magkakaroon na kayo ng summative test. Okay. Ganito ang kasunduan natin, mga anak. Napaka easy-easy lang sa akin yung ano, yung summative test. Bakit? Once na ang estudyante ay naka-perfect sa summative test, AP or ESP yan, exempted sa susunod na exam. Example, si ano pangalan nito, si Cyril. Si Cyril kasi nakikita ko siya nandito sa harapan ng aking ano ng Meet, Google Meet. Si Cyril ay nakakuha ng 20 over 20 sa summative test number 1 sa ESP. Hindi ko na siya pagtitake ng summative test number 2. Okay? Summative test number 3 na siya magtitake. Ganon. Basta every time na may makaka-perfect sa summative test, ay hindi na siya magtitake ng susunod na summative test. Ganon ang usapan natin, ha? Ganon ang ginawa ko last school year. Kaya medyo nagkaroon sila na ano, natuwa sila doon sa ganong aking style. Actually, share ko lang sa inyo, no? Last year, nagbigay ako ng 100 sa card. Okay? So, kung sino ang mabibigyan ko ng 100 na grade sa card, galingan ninyo. Okay? Hindi ako madamot sa grade, basta ang estudyante nagsusumikap at saka nag-aayos sa pag-aaral, nakakabigay ako ng mataas na grade o grado. Okay? So, ulitin ko lang, ha. Dapat ngayong week 3, makakapag-summative test number 1 na tayo. Eh kaso nga, medyo hindi pa tayo po pwede makapag-summative test dahil nga may changes. So baka next week tayo magpa-summative test number 1. Okay, ganun din sa AP. Baka next week tayo magpa-summative test number 1. Okay, so simulan natin sa ESP. Nakaraan linggo, ang ating tinalakay ay pamilya bilang isang institusyon ng lipunan. So introduction ng ating topic noong nakaraan linggo ay yung pamilya mismo. No? Ngayon naman, aalamin natin kung ano ba yung mga misyon ng pamilya. Ano yung misyon ng pamilya? Katulad na lamang ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Okay? Tatlo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo noong last meeting natin, yung misyon ng pamilya ay isang buong module. So simulan natin, ano ba yung kinakailangan malaman ninyo ngayong araw? Sa araling ito, inaasahan na maipamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod. Letter A, nakikilala ang gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. At pangalawa, nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. So, try nating sagutan itong tuklasin. Okay. Meron ako dyang 4 picks, 1 word. Nakikita ba sa ating screen? 4 picks, 1 word. Nakikita ba? Opo. Opo.
Okay. So, try nating sagutan, ano? Sino pwedeng magtaas ng kamay at sagutan ang unang larawan? Tukuyin kung anong inilalarawan ng apat na larawan sa bawat bilang or apat na larawan na iyan at kung ano yung nakalagay sa ibaba, no? Anong salita yan or ano ang tinutukoy na yan? Yes! Yung hindi natin natawag. Jenny Tolentino. Edukasyon po, sir. Yes, very good. Number one ay edukasyon, no? Nakikita naman natin yung edukasyon na yan. Next, number two. Ayan, number two. Number two. Meron tayong apat na litrato, no? May apat na picture na nandiyan. Yes! Sino pa hindi natin natatawag kanina? Yes, Bien Vincent? Pananampalataya po. Okay, very good. Pananampalataya. Next, number 3, or yung panghuling picture natin. Ayan, ano kaya yan? Number 3. Number 3. Number 3, ano kaya? Okay. So, si Jasmine, Nemesia. O, tignan natin yung mga bagong dagdag. Yes, Nemesia. Yes, Nemesia? Narinig ba ako, Nemesia? Okay, mukhang hindi ako narinig ni Nemesia. Yes, Jasmine! Ano kaya sagot dyan sa number 3? Ano, anong sagot dyan sa pangatlong picture? Pagpapasya po. Okay, very good. Pagpapasya. Ulitin natin ano yung mga larawan. Una, edukasyon. Pangalawa, pananampalataya. Pangatlo ay pagpapasya. Okay. Puntahan nyo yung ating www.menti.com. Type nyo sa inyong URL yung menti.com. www.menti.com. At saan po siya type? Doon sa i-search niyo sa Google. I-search niyo sa Google www.menti.com. Okay? And then enter niyo yung code na. Wait, sir. O sige. www.menti.com. And then enter natin yung code na 1190 1957. Okay? Ito, so type ko sa Google, ano natin na chat box, ha? www.menti.com. Tapos, ang code ay 1190 1957. Okay? Wait, sir. Sige, sige lang. Take your time. Para ma-familiarize kayo kung paano ako magklase. Kasi pag ako nagka-klase, iba-iba yung ginagamit. Sorry. Yung ginagamit. Show mo nga yung screen po. Patingin ayan ulit. Ayan na, oh. Okay. Yung kanina po, www po. Ayan, www.menti.com. Wait, sir. Ayan na, may sumagot na isa. Ang bilis na sumagot nito. Okay, ayan, dalawa. Ang tanong na nakalagay dyan, sabi, ano sa tingin ninyo or sa tingin ninyo, ano-ano ang mga layunin ng pamilya? Okay. Tingnan natin ang mga sagot ng bawat isa, no? So, ganito ako magpaklase, ha? Kinukuha ko yung opinion ninyo. Minsan nga, eh, expect nyo na meron akong mga video, presentation, na performance task. Okay? Dahil siyempre, habang tumataas ang inyong pinag-aaralan, dapat tumataas din yung sa mga gawain. Okay? Ulitin ko, ha? Menti, www.menti.com, and then, itype natin yung code na
1190-1957. Nasa Google chat box natin yung link niyan. Pwede nyo nang pindutin yung nakalagay dito sa chat box natin. Oh. Pag pindot, itype na kagad yung code. Okay. So, ayan na. Meron na tayong tatlo na nakitang sagot, no? Meron na akong nakikita. Okay. Naging tatlo. Yan, naging tatlo na. Yung ating tour. Okay. Ano po yun yung code uli? Ayan po. 11, nandito sa taas, Edzane. Nasa taas, ayun. 1190-1957. Yan, o, diba? Sabi ko sa inyo, umaandar yan habang dumadagdag ng dumadagdag yung ating mga sagot or yung sumasagot. No? Okay, yan, tignan natin, ano? Okay, so, ayan na, nakikita na natin. Sabi nung isa, buhayin ka at, ano? Mag-aral, para mag-aral. So, nakikita ko na yung 14 na sagot. May mga 14 na sumagot na, no? At maganda dahil na-express ninyo yung inyong sarili tungkol dyan sa ating activity. Okay. So, sabi, tignan natin isa-isa, no? Ba't tayo namandar? Sa na ating ano? Ayan. Sabi, ang makapamuhay ng maayos, maging masaya ang pamilya, maging successful sa mga pangarap. Okay, magkaroon ng magandang buhay. Ano pa sabi dyan? Layunin ng isang pamilya ang pagkakaroon ng, masyado mabilis, pagtutulungan, buhayin, pagkakaroon, pagtutulungan sa isa't isa. Layunin po ng pamilya ang tulungan ng isa't isa at sumuporta sa isa't isa. Ang pagiging pamilya ay pagsasama-sama ng mga taong mahal natin. Kailangan nating pahalagahan. Very good. Ang pamilya ay nagsusuporta ng pangangailangan ng mga miyembro. Very good. Ano? Pagkakaroon ng tahimik at maginhawang pamumuhay. Very good. Diba? Mga suporta para sa isa't isa. Very good. Okay. So, diba? Nakikita nyo na isa sa mga maganda at interactive na laro or na ating activity ay itong paggamit ng Mentimeter. Sigurado naman ako may gumamit na nito sa inyo noong tayo ay nasa grade 7. Okay? So, tignan natin yung iba kung makakasama pa, no? Okay, kasi yan ang pinaka main activity natin ngayon, ano? Sabi, ang pagkukulang, sakop tulong pinansyal. Okay? Tama naman. Ang layunin ng pamilya ay hubugin ang pagkatao ng bawat isang miyembro. Dito ako natatawa, buhayin ka at makapag-aral ka. Parang galit yung sumagot, no? Sino kayong sumagot niyang buhayin ka at makapag-aral ka? No? Okay. So, para dyan sa gawain na yan, job well done, ano? Para sa inyong lahat. Kasi nakita natin na meron kayong pag-e-express ng inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ating Mentimeter. So, bigyan natin ang ating mga sarili ng isang masigabong palakpakan, ano? Meron kayo dyang pwedeng mga pindut-pindutin at para sa inyo yung palakpakan na yan, ano? Okay. So, puntahan natin yung ating screen uli. No? Galing. Ang gagaling ng mga aniban sa pagsagot sa ating Mentimeter. Okay. Ngayon, naintindihan natin at nakita natin, nakuha ko yung saloobin ninyo tungkol sa tinatawag natin na layunin ng pamilya. Atin pong tignan kung ano nga ba ang misyon ng pamilya.
sigurado kayo, sigurado ako na alam nyo kung anong ano to, anong movie ito, no? Ito yung Incredibles. Okay. Tignan ang nasa screen. Sabi diyan, may mga pahayag, pangungusap na nakasaad. Sabi, anak, mag-aral ka na mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral. Pangalawa, huwag kang makakalimot o makalilimot magdasal at tumawag sa Panginoon. And then pangatlo, lagi mong tatandaan kung ano ang mas matimbang, tama ba o mali. Usual nating naririnig ito mula sa ating mga magulang, di ba? At marami pang iba sigurado kapag ka minsan may mga pagkakataon na kayo ay nasesermonan o napapagalitan ng ating mga magulang. Yan yung mga nababanggit na mga kasabihan o mga sermon, no? Okay. Sinasabing ang pagiging mapanagutan ng magulang ay nangangahulugan ng malayang pagganap sa kanilang tungkulin. Kakambal nito ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga tungkulin. Kaya nga sinasabi natin, kinuha ko yung inyong pananaw tungkol sa layunin ng pamilya dahil nga ang sinasabi, merong tungkulin, no? At merong kakambal na responsibilidad ang pagiging isang magulang, no? At yun nga yung sinasabi natin na kung sakasakali man ay hindi gawin o hindi tuparin ng magulang yung mga tungkulin na yan ay magkakaroon ng problema, no? Magkakaroon ng hindi magandang kaganapan. Okay. Panoorin natin itong first video clip na aking ipepresent sa inyo. At ito ay tungkol sa magkapatid. Oh, Ninyo Jose, dala niyo na ba yung gulay na pinabili ko sa inyo? Opo, kay Perla! Oh, Ninyo, dito tagpuan natin ha. Papalit na tayo. Jose, dalhin mo na ito at baka magutong ko ang kaya. Ano ito? Hindi na tayo magkukutong, Ninyo. Oo, huwag na kayong maghati. Meron din para kay Ninyo. Okay, salamat po, Nay Perla. Tayo, dalawa. Tayo lang, dalawa. Sabay na nangangarap, pagmasal sa muna. Ano tayo? Tayo dalawa, tayo dalawa. Jesus, bahaya na. Ito ang answer. Pinilit kong magtinda kahit gabi na para magkapera tayo ngayong Pasko pero walang bumili kahit isa. Okay lang yan, Kuya. Kinanay Perla? Ha? Uy! Nanay Perla, maraming salamat po! Oh, pumasok na kayo sa loob at dito na kayo mag-noche buena, ha? Si tatay po, walang kasama. Naghihintay na siya sa loob! Talaga po! Salamat po. Totoo nga po talaga ang Pasko. Maligayang Pasko sa inyo, ha? Salamat po, Nanay Perla! Okay, so makikita ninyo na yung video na yan ay napapanahon na dahil magpapasko na, no? Kwento ng mga magkapatid or ng dalawang magkapatid. Okay. Ano kaya yung pinaka-essence ng video na aking i-share sa inyo?
Ano kayang essence ng mismong video na shinare ko sa inyo? Anybody? Kung talagang pinanood natin yung video presentation na yon. Ano po uli yung tanong, sir? Anong essence? Ano ang naging kahalagahan ng video na ating pinanood? Ano yung nilalaman ng video na pinanood natin? O sige, Ashley. Ano pa nito? Brittany, sige. Tutuloy kapatid. Tungkol sa? Ano po? Tungkol sa? Pagtutulungan po ng magkakapatid. Okay, pagtutulungan ng magkakapatid. Yes, Carl Negradas. Ano po? Yun na po, sinabi na po. Okay, so sinabi na, no? Sinabi na ni Brittany. Yes, Abigail? Nasukulian po yung magandang asal na kinawa nila din sa pagkanta. Okay, masuklian ang magandang asal, no? Okay. At marami pang iba, ano? Makikita natin na yung video na aking ipinakita ay isang mahalagang video na nagpapakita ng pagtutulungan. Okay? Unahin natin yung misyon ng pamilya sa tinatawag natin na pagbibigay ng edukasyon. Ang sabi, ang karapatan para sa edukasyon ay ang orihinal at pangunahing karapatan ng bata. So, ibig sabihin, dapat walang batang hindi nakakapag-aral. Okay? Dapat walang batang hindi pumapasok sa eskwelahan. Dapat walang batang hindi pinagtatrabaho, no? Kasi ang karapatan ng isang bata ay mag-aral. Wait lang ha, may re-replyan lang ako sa tawag. Wait lang po, ah, saglit lang. Okay. So sabi, ang magulang ang ginamit na instrumento ng Diyos upang bigyan ng buhay ang anak. Kaya nga, ang magulang ang merong karapatan at tungkulin na magbigay ng edukasyon. No, hindi po pwedeng hindi magbigay ng edukasyon ang magulang dahil yun ang kanilang layunin, ang kanilang misyon. So, isa sa mga institusyon na katuwang ng magulang sa pagbibigay ng edukasyon ay tinatawag nating paaralan. Dito mas malilinang ng isang bata ang iba't ibang aspekto ng kanyang buhay o ng kanyang pagkatao. At higit sa lahat, ang paraan ng kanyang pakikisalamuha sa tao at ang pagpapatalas ng kanyang isipan. Kaso nga, sa kasalukuyang panahon, kung ititake ko ang inyong opinion sa panahon natin na ito, alam ko gustong-gusto nyo nang mag-face-to-face. Kaso nga, may mga limitasyon pa tayong kinakaharap at meron pa tayong meron mga crisis na tinitingnan. Kaya, mas maganda na antayin natin kung kailan yung panahon na po pwede na tayong mag-face-to-face. Kasi alam natin na hindi nakatulad doon dati yung magiging face-to-face, no? Magiging limitado na lang din ang face-to-face at ang interaction natin sa mga magiging kaklase natin, no? Makikita natin sa mga susunod na panahon. Okay, next. Sabi, bilang isang magulang at bilang isang pamilya, ang ating una at pangunahing guro ay ang ating mga
magulang. No? At kinakailangan na isipin natin ang mga pagpapahalaga na tulad ng pakibasa yung una. Yes. Tawag tayo na hindi pa nagkakapag-recite. Una? Yes, sige, Dwayne. Ikaw na lang, Dwayne. Una, pagtanggap. Number one, pagtanggap. Dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang mga tao bilang sa ating bisyo kasin sa kung anong ang maaari niyang maibigay. Okay, pag sinabing pagtanggap, ito yung acceptance na tinatawag. Tinatanggap natin ang isang tao dahil meron siyang kakayanan at meron siyang katangian na hindi natin sinusukat kung hanggang saan yung kanyang kayang ibigay. No? Kinakailangan natin tanggapin ang isang tao ng buong buo. Next. Number two. Yes, Abigail. Pagmamahal dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ng isang tao na hindi tumitingin sa kanyang kakayahan at katangian ay tanda ng malalim na pagmamahal. Okay, hindi natin tinitignan ang kakayahan at katangian ng isang tao, no? Bagkus, ito yung nagiging tanda ng malalim natin na pagmamahal sa kanya. At ang pinakahuli, yung tinatawag nating katarungan. Yes, Alexa. Katarungan dahil nagbubunsod ito upang kilalanin at igalang ang dignidad ng tao. Okay. Nagbubunsod ang katarungan upang kilalanin natin at igalang natin ang dignidad ng tao. No, ang katarungan sa English ay justice na kung saan ang bawat isa sa atin ay kinakailangan magbigay ng pagkilala sa dignidad ng isang tao at igalang ang dignidad ng isang tao. Okay? So dito sinasabi nga natin na sa pagkakaroon, sa pagbibigay ng edukasyon ng pamilya, ng magulang sa mga anak, natuturoan natin sila na tumanggap, magmahal, at higit sa lahat ay yung tinatawag natin na magbigay ng katarungan. Okay. Next video. Panoorin natin itong next video na ito. At ito ay tungkol naman sa pagbubuntis. So medyo sensitive itong video na to. Pero dapat nagiging open-minded na kayo sa ganitong mga video. Okay. Tara, kain na tayo. Siyap na ulam natin. Dad, buntis po. Buntis po si Dayan, yung classmate ko. Hindi namin siya kasabay ka-graduate. Ma, mahirap po ba magbuntis? Anak, mas mahirap maging ina. Kung hindi nila tayo nakakasama, idang pagtatanungan nila. Kaya ugaliing samahan ng ating mga anak sa hapunan. Okay. So ano sabi diyan? Tungkol 'yan sa pagbubuntis, ano? Okay. Ano kaya yung ano na 'yon, yung essence nung pinabanggit na commercial na 'yon, ano? Isa sa mga misyon ng pamilya ay yung tinatawag natin na paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya. Malamang doon sa video na ipinakita ng natin, ano? Doon sa commercial na ipinakita natin, nagkaroon ng maling pagpapasya ang anak, no? Kaya nagdulot ng hindi maganda, no? Isa yan sa mga pagkakamali ng mga kabataan sa kasalukuyan at maraming kaso na ganyan ang nagiging kinalabasan, kinahantungan dahil sa maling pagdedesisyon. Isa sa mga pangunahing makatutulong upang ang isang tao ay maging matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa kaunlaran ng lipunan
ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya. Sabi ko nga sa mga estudyante ko lagi, bago kayo mag gumawa ng isang kilos, no? Bago kayo mag-isip ng isang kilos na inyong gagawin, no? Kinakailangan pinagpasyahan ng maigi. Bakit? Kasi kung hindi pinagpasyahan ng maigi, magkakaroon ng hindi magandang epekto, no? Kung masyadong hindi inisip ng maigi, hindi rin magiging maganda ang resulta, no? Halimbawa na lang. Okay, halimbawa, bibigyan ko kayo ng situation. Kayo ay nasa online class, no? Meron kayong ka-classmate, halimbawa na lang, si Abigail. Si Abigail, tinatamad siya pumasok ngayon sa online class. Eh bakit kaya tinatamad? Eh kasi ang teacher si Sir Naco. Hindi naman maayos yung subject ni Sir Naco, nakaka-boring kasi ESP. So nag-decide si Abigail na hindi pumasok sa klase ni Sir Naco. Kaso, dahil doon sa mabilis ang pagde-decide ni Abigail sa na hindi siya pumasok, ano naging hindi magandang resulta? Ano ang hindi naging magandang resulta nito? Hindi alam ni Abigail na si Sir Naco ay nagbigay ng activity o nagbigay ng summative test. Eh kaso, yung summative test na yun, pang-araw lang na yun. Ibig sabihin, for that day lang, no? At ipapasa rin kaagad. So nalaman ni Abigail na nasiro siya. Okay? Ano nangyari kay Abigail? No? Eh di siyempre, bumaba ang... Bumagsak. Oo, wala siyang isang summative test. Yan yung sinasabi natin na kinakailangan isipin ng maigi yung mga gagawin bago isagawa. Dahil kung hindi natin naisip at hindi natin na nakita yung mangyayari, may hindi magandang kahihinatnan. Okay? So, ang paggawa ng mabuting pagpapasya ay kinakailangan maituro sa atin. Actually, kahit kayo mismo, araw sa pang-araw-araw na pamumuhay, kinakailangan nyo ng mabuting pagpapasya. Sabihin na natin, mananamit kayo, magsusot kayo ng damit, no? Eh, ang panahon ngayon ay malamig. Tapos, ang nais mong suotin ay sando, no? Tapos, naka-short or short shorts, no? Eh, malamig nga yung panahon. Sa tingin mo, makabubuti ba para sa iyo yung sando at short shorts kahit na malamig ang panahon or dahil malamig ang panahon? Siyempre hindi. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng lalamigin ka, no? Lalamigin ka. Kahit nga yung pag ano niyo eh, yung pag lalaro ninyo eh, no? Oh, naglaro ng COD yung mga boys diyan. Oh, baka mamaya may mag-aya sa akin mag-COD, ha? Pwedeng mag-COD pero Sabado-Linggo, no? May COD ako pero Sabado-Linggo lang. Okay? Nag-aya ng ano ng COD, no? Sa oras ni Sir Naco, no? Nag-aya ng mag-COD, eh tinawag ko para sa recitation. Patay, hindi nakasagot yung mga boys. Kasi naglalaro ng COD. So, hindi nabigyan ng grade ni Sir Naco or hindi nabigyan ng punto si Sir Naco sa recitation. Yung pagpapasya na maglaro ng COD sa oras si Sir Naco ay hindi mabuti. No? Kaya dapat maturuan kayo ng mabuting pagpapasya. Okay. Mahalaga sa murang edad na binibigyan ang bawat isa sa inyo ng laya, no? Laya na makapagpasya. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ano yung dapat susuotin na damit, ano yung kakainin na pagkain, ano yung iinumin, at marami pang iba. Dahil para pag tumanda na kayo, pag nagkaroon na kayo ng edad, ay madali na ninyong mapapagdesisyonan ang mga bagay-bagay. No? Ang pagpapasya na isa na sa gawa ng isang bata hanggang sa kanyang pagtanda
ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao siya sa hinaharap. Kaya nga sinasabi natin lagi, ano nga ba ang pipiliin? Tama o mali? No? O kaya minsan naman, okay na naman. Okay, paki-mute mo yung ano mo, Clarence. Parang may kalaro ka pa yata dyan. Okay. Muted for everyone po ko. Ano na na? Pinsan ko po. Okay. So, ayun na yung sinabi ko, no? Tama ba o mali? Okay. Dapat ba o hindi dapat? Angkop ba o hindi angkop? Okay. Yan yung mga kinakailangan na maintindihan at matutunan natin. Okay. Sabi din, mahalagang magabayan ang isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Sabi nga natin, experience is the... Anong kasunod doon? Experience is the... Key. Hala, hindi nila alam. Experience is the best teacher. Okay, kasabihan yun, ha? Kasabihan yun. Experience is the best teacher. Bakit sa tingin nyo, experience is the best teacher? Oh, tignan natin. Yes, Abigail. Si Abigail na naman. Kasi po, malalaman mo yung pagkakamali nyo, tsaka pwede mong maitama sa susunod na gagawin mo na yun. Okay, no? Sabi nga dyan, experience is the best teacher sa, kasi naranasan na natin na magkamali. So, natututo na tayo doon sa pagkakamali na iyon. Okay? Experience is the best teacher. Tandaan. Next, panoorin naman itong video na to. Eto, nakakatawa tong video na to. Pangatlong video. Ulitin natin, ano? Ulitin natin. Tingnan natin, ha? Tingnan niya, ha? Kaya po, sakay na. Ayos na. Kaya po, kaya po. Asa ka na, kaya po. NBA Finals pala yan, ano? Finals pala na NBA yon, no? Pero, kung makikita ninyo, no? Yun ay tungkol sa pananampalataya, no? Tungkol sa pananampalataya. Bakit? Kasi sa araw-araw na kanyang ginagawa, sinasamahan niya ng pagdarasal. Okay? Pakibasa nga 'yung nakalagay dito sa ating screen. Sino po pwedeng magbasa? Ang nakalagay dito sa ating screen. Yes, Alexa. Ako, sir. Paghubog ng pananampalataya. Ang pagsisimba ay isang pagpapakita ng pananampalataya sa pananampalataya humuhugot ng lakas at pananalig ang mga magulang upang mas lalong mahubog ang mga anak sa mabuting asal na magiging gabay upang maging isang mabuting tao. Okay. Tandaan, lagi itong binabanggit sa atin ng mga magulang natin. Anak, mag-ayos ka nga ng mag-ayos ka ng habang maaga pa para makapagsimba tayo, no? Anak, kumilos ka na mabilis diyan kasi magsisimba tayo. Anak, magbasa ka ng Biblia, no? Para bukas alam mo kung ano yung ituturo sa simbahan, no? Laging sinasabi yan sa atin noon na may face to face pa, no? Kahit dahil nga mapupunta tayo sa simbahan, pero ngayon
medyo hindi tayo nakakapunta sa simbahan at sa iba pang mga religion natin, ano, hindi tayo nakakapunta sa ating lugar ng simbahan dahil nga sa mga restriction, kaya sa bahay tayo nagkakaroon ng mga prayer meeting at saka ng mga Bible study, no? Tandaan, ang pagsisimba ay pagpapakita ng pananampalataya. Ginagawa ng mga magulang yung pananalig, no? At yung paghugot sa pananampalataya upang mahubog ang kanilang anak sa pagkakaroon ng mabuting asal. At ito rin yung magiging gabay upang maging isang mabuting tao. Okay? Sino ba dito sa atin sa Zoom natin ngayon ang hindi nakakapagdasal? Meron bang hindi marunong magdasal dito? Ha? Meron bang may hindi marunong magdasal dito? Ano? Siguro naman lahat, ano, kahit papaano. Sabi nga eh, kahit anong lugar ay pwede kang magdasal dahil pwede mo namang tawagin at pwede kang humingi ng guidance kahit saang lugar. Okay, halimbawa, madalas na pinapasama ka ng iyong mga magulang sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon at pananalangin or pagdarasal. Naniniwala ang iyong mga magulang na mainam na sa murang edad ay mamulat ka at makilahok sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaunlad ng pananampalataya. Isa sa mga halimbawa na gusto kong i-share sa inyo. Ito ay based sa aking own experience, no? Sino ang mga Jehovah's Witness dito? Sino ang mga Jehovah's Witness dito? Meron bang mga Jehovah's Witness? Wala? Okay. Kaibigan ko pa. Okay, may mga kaibigan kayo ng Jehovah's Witness, no? O si Bea daw, Jehovah yata. Jehovah ka, Bea? Apa. Okay, so ako ay may kapitbahay na Jehovah at meron akong lucky rin ako sa Bible study nila nung ako ay bata pa, no? Pero sa kanila bilang mga Jehovah, no, napaka sipag at napakatiyaga nila sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya or pag-share ng mabuting balita, no? At buong pamilya ay magkakasama doon sa paghubog ng pananampalataya na kanilang pinalalaganap din, no? At yung ibang mga religion din, siyempre, ganun din naman, ano? Pero ako, kasi nakapukaw sa aking atensyon yung tungkol sa mga Jehovah. Okay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakapagninilay ang pamilya sa kani-kanilang maling mga gawi kung saan humihingi tayo ng tinatawag na pagpapatawad. Sabi nga, walang perpektong tao sa totoong buhay. Ngunit ang lahat ay may pagkakataong magbago at itama ang mga maling gawi. Sabi nga natin, ano, walang sinuman ang perpekto, lahat nagkakamali. Kaya kung minsan, ako napaka-considerate ko sa mga ganyan, ano, pagka minsan may mga pagkakamali, no, nandiyadyaan, minsan may humihingi ng patawad, no, dahil kinakailangan niyang humingi ng patawad dahil sa kanyang mga pagkakamali. Okay. Tignan natin yung sinabi ni Stephen Covey tungkol doon sa 7 highly effective families na kung saan under ng pananampalataya or under ng ating relihiyon ay upang mas mabigyan ng halaga yung ating pananampalataya sa araw-araw. Meron tayong 7 na habits diyan. Pakibasa naman yung unang tatlo. Yes, Maria Angelica? Ano naman? Tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sende ng buhay ng pamilya. Itoon ang pansin sa pag-unala. Kaya ang maranasan ang tunay at malalim na pamansahe. Okay. Number one, sabi dyan, tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pampamilya. Tama. Kasi dapat napakalasa gitna ng buhay pamilya ang ating Diyos. No? Lalo na yung nagsisimula pa lamang, yung bagong kasal. No? Sabi nga, ipinagbuklod ng Diyos yung dalawang tao upang makabuo ng pamilya. Pangalawa, ituon ang pansin sa pag-unawa, sa understanding
No, hindi po pwedeng hindi natin unawain ang isa't isa. No, dapat inuunawa natin. Pangatlo, hayaang maranasan ng tunay at malalim nitong mensahe. Ano ba yung tinutukoy nating mensahe? Yung mensahe ng pananampalataya mismo. Okay? Number 4. Pakibasa naman yung number 4 natin. Aha, si Alexa na naman. Oh, Clarence, sige. Clarence? Gamitin ng mga pagkakataon na handa ang bawat kasabi ng pamilya na makinig at natuto. Okay, tandaan ha, gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasabi ng pamilya na makinig at matuto. Ibig sabihin, kung open ang bawat isa sa inyo, kinakailangan na meron kayong kahandaan na makinig at matuto. No? Panglima, Ezra Dulay. Nandiyan si Dulay? Okay. Kailangan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga inituro tungkol sa pananampalataya. Okay. Itinuturo yan, ano? Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya, ano? Talagang naka-on cam pa yung camera ni Cyril nung humatching siya, no? O, diba? Diba? Oh, natawa siya sa sarili niya eh, no? Okay, tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang itinuturo tungkol sa pananampalataya. Okay. Number 6, eto. Lalo to sa mga ako naranasan ko to sa mga Katoliko. Bilang Katoliko ako, no? At sigurado ako alam din ng ibang mga Katoliko 'yan. Yes. Sino pa iba? O, Rojim. Sige, Rojim. Number 6 po, sir. Oko. Iwasan ang pag-aalok ng suhol. Okay, paano daw yung pag-aalok ng suhol? Example nyo nga yan, no, number 6. Paano yung pag-aalok ng suhol sa pananampalataya? Tignan natin. O, Jasmine. Sige, Jasmine. Example. Wala? Walang magbibigay ng example? O sige, Rujim. O sige nga, magbigay ka ng example dyan sa number 6 kung paano nagaganap yung suhol na tinatawag. Sa pananampalataya po. Opo, opo. Ano po, sir? Yung mga normal na tao po, sir, parang ano, naniniwala sila. Tapos parang sir na may... Para sir na may gustong... Wait lang po, sir, nakalimutan ko. Okay, so nakalimutan niya daw, no? Tignan natin. Abigail, sige. Meron kang i-share, Abigail? Paano nangyayari number 6, iwasan ang pag-aalok ng suhol? Paano ba yung suhol na tinatawag, no? Halimbawa, to, alam niyo to. Sino yung mga Katoliko, no? Sa mga Katoliko to minsan na taranasan. Sabi ni Ed Zane, Katoliko daw siya. Yes, oh, Ed Zane. Sige. Huwag magdayaan. Okay, huwag magdayaan. So, tignan natin ano kung paano nangyayari yung suhol sa pananampalataya. Halimbawa, linggo ngayon. Okay? Pupunta tayo sa simbahan dapat. Okay? Pero, si Carl Sinegradas, ayaw sumama, ayaw magsimba. Ayaw ko magsimba kasi ang init-init dun eh. Tapos yung pare, ang haba mag-sermon. Tapos, ang tagal-tagal, ang init-init, wala naman tayong pamaypa, etc., etc. Okay. Ang magulang, laging ganito ginagawa. Pag sumama ka sa amin, doon sa simbahan, mayroong mga lobo sa labas. Diba? May mga nagbebenta ng lobo doon sa labas. At saka ng mga bubbles, mga laruan. Pag sumama ka, bibilan ka namin ng laruan, ng lobo. Diba? Yun yung sinasabi na iwasan yung pag-aalok ng suhol para lamang maipakita or maiparating sa isang anak yung mensahe na kinakailangan yung pumunta ng simbahan at magkaroon ng patatagin ng pananampalataya, no? Kaya iniiwasan yung pag-alok ng tinatawag natin na suhol. No, ganyan din naman ang nangyayari sa iba sigurado, no? Pero dito kasi
iniiwasan natin yung pag-aalok ng suhol dahil nga ito ay hindi maganda. And then number 7, sabi diyan, ipadanas ang pananampalataya ng may kagalakan. Ibig sabihin, kung ikaw mismo sa iyong sarili ay natutuwa, galak na galak dahil sa iyong pananampalataya, no? Ipadanas mo rin ito sa iba, no? Ipakita mo rin sa iba na ay pananampalataya ako, no? Masayang-masaya ako dito, no? Hindi mo naman po pwede sabihin na o dahil masaya ako sa pananampalataya ko, lumipat ka na dito. Hindi ganoon, no? Hindi ganoon. Ipapadama lang natin sa kanila na masaya yung ating disposition sa buhay dahil sa ating pananampalataya at iba pa. Okay. So any question? Any question do sa 7 habits ni Stephen Covey? Question? Wala po. Okay. So tandaan, your family can do incredible things, no? Ang pinaka-keyword ay teamwork. So ulitin natin ha, your family can do incredible things. Ang keyword ay teamwork. Okay. Question. Walang question? Wala na po. Wala talaga ang question? Wala na po. Okay. Wala na po. Wala na po. Okay. So, ganito ha. Sino ang hindi marunong gumamit ng Google Classroom? Maging honest kayo sa akin. Sino ang hindi marunong gumamit ng Google Classroom? Meron ba na hindi marunong gumamit ng Google Classroom? Wala. Okay, kasi maganda na malaman ng bawat isa sa inyo kung paano gumamit ng Google Classroom, no? Papakita ko lang yung Google Classroom ng Aniban. Okay, para dun sa kaalaman ng ibang mga estudyante na bagong dagdag. Yes, Titong, ano pong problem? Di po marunong magbasa na ano? Sige, bakit? Ang gawa. Ituturo ko sa inyo. Okay, kasi meron, napag-alaman ko na meron pala sa inyo na modular dati. Tapos nagpakabit na internet para maging blended ngayon, ano? May mga ganun pala kasi may iba na nagsabi na modular daw sila dati tapos ngayon nag-blended dahil nga sa mahirap daw ang modular, no? Okay. Tignan natin ang Google Classroom. Ito ang ating Google Classroom sa ESP. Bakit ganyan? O, diba? Ang dami, multiple sharing. Oh, Google Classroom sa ESP. Okay, section Aniban. Okay. Nakikita na? Opo. Nakikita na po? Okay. Opo. Halimbawa may isa akong account, no? At gusto kong sumali sa Aniban Google Classroom. So, magdadagdag ako kunyari ng account ko, ha? Mag-a-add ako ng aking account. Classroom. I-classroom. Tapos, punta tayo dito. Tapos, join a class tayo, no? Tingnan natin yung klase. Siyempre, magpapalit ako kasi ako yan. Limiting ko yung isa kong account. Okay. Tapos yung class code natin sa Aniban. Ano nga class code natin? Sa Aniban ay copyin natin dito sa taas. Ito. Todarp to? Todarp 7. Yan. So, halimbawa lang. Halimbawa na estudyante ako. Para makita nyo yung nakikita ko sa aking Google Classroom. Ayan. So classmate. Ito na. Classmate ako, no? Ang dami na nakapost sa ating Google Classroom. Hindi ako makagawa ng mga gagawin. Okay. Hala, week 1, 2, 3. Week 1, 2. Tapos may module pa dyan na inad si Sir or mayroon ng module na binigay si Sir. Paano ako magsasubmit? Okay. Paano ko makikita na yung activity na yun
ay kinakailangan kong ipasa or lagyan ng gawa. Halimbawa, itong upload activities. Pindutin natin, view assignment. Missing pa ako. Bakit ako missing? Eh, wala pa akong nilalagay. Wala pa akong sinasubmit. So, anong gagawin ko para mag-submit? Magpapasa ko. Pindutin itong add or create. Tapos, hanapin. Pagpindut dito, hanapin kung nasaan yung ipapasa natin. So, sabihin natin file. Okay. Tapos, kukuha ko ng picture. Kunyari dito o ng word dito. Na activity. O yan, sabihin natin, geography ang pantao. Okay, pagpindot ko niyan, yan yung ipapasa ko doon sa ating upload activities. O yan, sabihin natin, pinasa ko na. Pagpasa ko niyan, pipindutin ko si turn in. Mahalaga si turn in. Bakit mga anak? Para makita ko kung nag-submit kayo o hindi. Okay? Merong iba dyan, hindi pa naka-turn in, pero merong laman yung gawa. Kaya nga nakita ko yung ilan, merong pang hindi nakakapagpasa na 10, merong pang hindi nakakapagpasa na 11. Tignan nyo, baka mamaya, hindi nyo pa na ito-turn in. Kinakailangan ma-turn in yan. Pag na-turn in na, turn in, makikita na ni sir yung gawa nyo. Okay. Sir, paano pag nagkamali ako, po pwede ko bang hindi ipasa? Opo, po pwede mong hindi ipasa. Pindutin mo lang tong unsubmit. Okay? Kasi mali ka nga. O, sabihin natin, mali ako nang ipinasa. Pindutin mo lang tong X. Okay? So, ganun lang kadali ang Google Classroom. Okay? Any question? Kapag ka ganyan, may ipapasa lang na mga picture-picture or meron lang mga ipapasa na mga word-word. If may question? Wala. Wala po. Wala, okay. Wala po. So, paano kung nagbigay ng template si sir? Paano kung nagbigay ng sasagutan? Ganito. Sample. Unang gawain sa linggo 1. Assigned. Eh, wala pa akong gawa. Ayan. Dito, di ba? Naka-word siya. Naka-word. So, naka-word na ganyan. Ang gagawin nyo, pipindutin nyo yung nasa gitna. Open Google Docs. So, pipindutin nyo to ha. Pipindutin. Open Google Docs. And then, dadaling kayo dito sa Google Docs. Diyan kayo po pwede magsagot. Ayan. Okay. Ganyan, ano? Dito kayo po pwede magsagot. Et cetera, et cetera. Ngayon, pag hindi kayang magsagot sa Google Docs, sabi ko nga kanina, at nung mga nakaraang araw, po pwede sa papel. Okay, po pwedeng sa papel magsagot. Basta, malinaw ang sulat at malinaw ang pagkaka-picture. Yes, Carl? Wala na po. Nasabi niyo na po pa. Okay. So, yun ha. Ulitin ko lang. Mahalaga na kinakailangan ma-turn in natin yung ating mga gawa. Kasi pag hindi na i-turn in yung ating gawa, ay hindi ko makikita na meron kayong ginawa. Baka ma-zero ko kayo or baka malagay ko kayo doon sa mga missing activities. So kapag ka magpapasa, take note lagi na itina-turn in yan. Kung hindi turn in ang nakalagay doon, mark as done. Okay? Mark as done. Halimbawa, sa AP naman, hanapin natin ang AP. AP ng Aniban. Ah, Banalo pala to. AP ng Aniban. Hawak ko na rin kasi ang Banalo. Ngayon. O, halimbawa, dito sa ano, itong upload activities 221. Tingnan nyo to. O, nung Friday, may pinagawa ako na, Friday ba to o Monday? May pinagawa ako na activity. Pero ilan pa lang ang nagpasa? Dalawa pa lang. Okay? Yung upload activities na yan, yan yung sinasabi ko sa inyo na kailan ba to? Ngayon ba to? Mali ako ng date. Ngayong araw pala to. Ngayong araw pala to. So, dalawa pa lang ang nagpasa. No? Dalawa pa lang nagpasa. Week 3 na nga pala.
Okay, ayan. So, silang dalawa ni Axel. Sir, patingin po. Ito, 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 ito. Itong week 3. Nasa ano nyo na yan? Google Classroom nyo na yan? Yung nagpasa po. Oo oh, nga. Dalawa pa lang. Si Ashley at saka si ano? Si Jenny Tolentino. Okay. So, tignan natin itong gawa. Sir, sa ASP po yan? Sa AP. Ito, AP nga yung pinapresent ko. Ano ba, Carl? Sorry po. Okay. So, nalilito na rin kayo. Okay, malilito. Basta nga, ang nakalagay nga dyan, AP or ESP. Pareho lang naman na meron kayong pinapasa o meron kayong ina-upload. O, yan. Ito. Yung individual na gawain number 1, GeoLine. Ang dami pang hindi nakakapagpasa. Bakit ko na naman ang madami pang hindi nakakapagpasa? Meron pang 15 na assigned. Ibig sabihin, nung Friday na hindi ako nagklase, kakaunti lang yung nagpasa noon. Kakaunti lang yung gumawa. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, makikita at makikita ko, etong mga 15 na to, automatic, late na sila. Pero tatanggapin ko yung kanilang gawa. Kesa naman masiro sila, no? Okay, ayan yung sinasabi natin na dapat timely, binibisita ninyo yung Google Classroom ninyo para makita nyo kung ano ba yung mga dapat na ipasa o hindi pa na ipapasa. Okay? Any question dito sa Google Classroom natin? Baka meron pa kayong question. Wala na po. Okay, wala nang question. Kasi imposibleng hindi alam ng iba dahil gumamit na kayo ng ganitong platform dati ng Google Classroom. Ang mga hindi lang nakakaalam ay sigurado yung mga modular na blended na galing ng Habay. Okay? So any question? Wala nang question? Wala nang question mga anak? Wala na sir. Wala na po. Dito. Kasunduan natin ha. Kasunduan. Yung asynchronous time natin mamayang 1 to 2 at yung matitirang time ngayong oras na to, gawin natin yung mga kinakailangang gawin na activity. Okay? Dahil every Monday na lamang tayo magmi-meet. So ang susunod nating meeting ay sa susunod na linggo na Monday. Ulitin ko, dapat nakapag-summative test na tayo ngayong week. Pero dahil nga sa mga changes na nangyari, extended yung summative test natin at ibibigay ko siya ng October 4. Tapos, usapan din natin, kapag may naka-perfect sa summative test, exempted sa susunod na summative test. No? Ibig sabihin, pag naka-perfect ka ng ST1, exempted ka na sa ST2. Yes, Abigail? Ibig sabihin rin po ba rin, ano po, perfect ka rin po sa ST2? Opo, exempted. Pag exempted, ibig sabihin, automatic perfect ka na sa ST2. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka, ano sa akin, napaka dali ng aking instruction at saka ng aking, anong tawag dito, ng aking pagtuturo. Basta, naka-perfect ang estudyante sa summative test number 1, automatic, exempted siya sa summative test number 2, perfect na rin siya sa summative test number 2. Okay? Any question? Any question? Wala na po. Inaasahan ko na may mga maipapasa na kayo ngayong araw doon sa mga hindi pa nakakapagpasa dahil meron pa tayong oras ngayon at mamayang hapon. At hanggang hapon, may oras kayo mamaya kasi nga wala na kayong klase. Ako lang ang klase nyo ngayong umaga. So, inaasahan ko na makakapagpasa kayo ng ating mga activity. Yes, Rujin. Sir, may tanong pa po ako. Sorry po sa inaano ko na. Ano po? May online pa po ba mamayang hapon? Wala na po. Hindi na tayo mag-online mamayang hapon. Ngayon na nga. Kaya nga sa umaga lang ako nagturo, no? Ganyan ang ano natin, ganyan ang ano natin, ang flow ng ating klase. Sa morning lang lagi ang turo. Sa afternoon, asynchronous na 'yon. Lahat ng hindi niyo nagawa activity sa morning, gawin niyo sa afternoon. Okay? Okay po, sir. Thank you. Okay, sige. Thank you po, sir.
Kung walang question, po pwede na tayong mag-end ng ating meeting. Maraming salamat sa pag-attend ng ating second. Thank you po, sir. Goodbye po. Salamat. Thank you po. Kumain. Bye, sir. Goodbye po, sir. Thank you. Mag-lunch na. Okay, sige, sige. Mag-lunch na kayo, no? Sana all nagla-lunch na. Tawang-tawa naman to si Sirene. Ah, sige, sige. Arigato, sir. Tawang-tawa si Sirene. Arigato. Anyong, muli, no? Kamag-anak mo si Christopher? Opo. Sabi ko na eh. Okay, estudyante ko yan si Christopher. At saka si Aya. May tanong po ako. Si Aya at saka si Carle, si Era. Ah, hindi, si Era hindi pala, si Aya lang. Ah, sige. Yung sa may ano po, AP, yung upload activities, yung po yung ano. Yan yung kaninang ginawa. Ah, okay po. Apo. Okay, okay po. Okay. Sige. Sige, sir. Thank you. Okay po.